Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Debbie na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang si Pinggoy na ayaw maghugas ng pinggan na pinamagatang si Pinggoy Pinggan. Isinulat at iginuhit ni Devin Christian Pire mula sa Dibisyon ng Marinduque. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng multimedia presentation ni Devin Christian Pire mula sa Dibisyon ng Marinduque. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sabado ng umaga, maagang nag-almusal ang pamilya ni na Pinggoy. Aalis kasi ang kanyang mga magulang na si Nanay Nata at Tatay Timoy upang maghanap buhay. Si Pinggoy at ang kanyang nakababatang kapatid na si Didoy ang tanging naiiwan sa bahay. Oh, Pinggoy anak, ikaw na muna ang maghugas nitong mga pinagkainan natin at baka tanghaliin pa kami ng tatay nyo. Ang bilin ng kanyang ina pagkatapos nilang kumain. Opo, Nonoy, ang sagot ni Pinggoy. Kuya, sabi ni Nanay ay ikaw ang maghuhugas ng pinagkainan ngayon. Ang sabi ni Didoy kay Pinggoy. Diba ako ang naghugas kagabi, kaya ikaw naman para matuto ka. Sagot ni Pinggoy. Kuya, hindi ko pa kaya. Hindi ko pa abot ang lababo. Baka matumala mga kot, mabasag pa ang mga pinggan. Ang naiiyak na sagot ni Didoy. Laging ganito ang sitwasyon ng magkapatid kapag pinaghuhugas ng pinggan. Laging iniuutos ni Pinggoy ang gawain sa kanyang nakababatang kapatid. Nauuwi ito sa pagtatalo o pag-aaway kaya minsan napapagalitan sila ng kanilang magulang. Magtatanghali na nang dumating ang kanilang magulang. Laking gulat ng kanilang nanay nang makitang hindi pa nahuhugasan ang mga pinagkainan. Oh! Bakit hindi kayo naghugas ng mga pinagkainan? Ano bang ginagawa nyo? Naiinis na tanong niya sa mga anak. Pagkatapos kumain ay muling inutusan ni Nanay Nata si Pinggoy na maghugas ng pinagkainan. Sumunod naman si Pinggoy, subalit halos magiba ang kanilang sahig sa tindi ng pagdadabog nito. Kinagabihan, masayang naghapunan ang mag-anak. Oh, Timoy, kumusta na ang pagkukopra ninyo? May bebenta na ba? Tanong ni Nanay Nata sa asawa. Hindi po nga eh. Baka bukas pa at tatapusin pa namin ang pagbabalat ng niyog. Ang sagot naman ni Tatay Timoy. Oh, Pinggoy, ikaw na muna ang maghugas ng mga pinagkainan at talagang pagod kami ng tatay niyo. Utos ni Nanay Nata sa anak. Ngunit sa halip na sumunod, iniutos ito ni Pinggoy sa kanyang kapatid. Muli silang nagtalo. Hay naku, lagi na lang kayo nag-aaway kapag pinaghuhugas kayo ng pinagkainan. Mabuti pa, kumuha na lamang kayo ng dahon o kaya ay bao at doon kayo kumain. Ang naiinis na sabi ni Tatay Timoy. Kahit pagod, napilitan na naman si Nanay Nata na maghugas ng mga pinagkainan. Habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, biglang nagising si Pinggoy nang marinig niya ang boses na tumatawag sa kanya. Pinggoy? 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 Laking gulat niya nang makita ang isang babae sa kanyang harapan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ako ang diwata ng mga pinggan. Dahil hindi mo sinusunod ng tama ang iniuutos ng iyong magulang, tuturuan kita ng leksyon.
Ngunit, hindi ito pinaniwalaan ni Pinggoy. Sa halip, nahiga siya at natulog. Nang magising si Pinggoy, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang katawan. Bakit ba hindi ako makatayo? Hindi ko rin maramdaman ang mga kamay at paa ko. Nagtatakang tanong ni Pinggoy sa sarili. Napatingin siya sa isang salamin na malapit sa kanilang higaan at nagulat siya sa kanyang nakita. Anong nangyari sa akin? Naalala niya ang sinabi ng diwata. Totoo pala ang sinabi niya. Paano na kaya ako makakabalik sa dati kong katawan at anyo? Ang tanong ni Pinggoy sa sarili habang umiiyak. Tatay! Nanay! Bidoy! Tulungan niyo po ako! Nagmamakaawang sigaw ni Pinggoy. Kuya! Nasaan ka na ba? Kakain na tayo! Saan kaya nagpunta itong si Kuya? Ang aga-aga pa! Nagtatakang tanong ni Didoy sa sarili habang hinahanap ang kapatid. Nakita ni Didoy ang isang pinggan malapit sa kanilang higaan. Bakit kaya may pinggan dito? Ito talagang si Kuya, hindi na nga naguhugas ng mga pinagkainan ay nagiiwan pa ng pinggan sa may higaan. Sabi pa ni Didoy. Dinala niya ito sa kusina at isinama sa ibang pinggan. Didoy, ako ito, ang kuya mo. Tulungan mo naman ako. Isinumpa ako ng isang diwata. Pakiusap ni Pinggoy sa kapatid. Kahit anong pagsigaw at pakiusap ni Pinggoy ay hindi siya naririnig ng kanyang kapatid at magulang. Labis ang naging pag-aalala ng kanyang pamilya nang malaman nila na nawawala si Pinggoy. Pinggoy, anak! Nasaan ka na ba? Bumalik ka na dito! Ang malungkot na sabi ng kanyang nanay. Nanay! Tatay! Didoy! Narito po ako sa kusina! Isa na po akong pinggan! Tulungan niyo po ako! Ang malungkot na tawag ni Pinggoy. Walang ibang mautusan ang kanyang magulang sa paghuhugas ng pinggan. Hanggang sa nagkasakit ang kanyang nanay. Hindi na nito maigalaw ang braso at kamay dahil sa paghuhugas ng kamay kahit pagod. Si Didoy ay naaksidente nang minsang pilitin itong maghugas ng mga pinagkainan. Labis ang kalungkutan at pagsisisi ni Pinggoy sa kanyang mga maling nagawa. Dapat pala ay sinusunod ko ng tama ang mga iniuutos sa akin, lalo na ang paghuhugas ng mga pinagkainan. Dapat pala, hindi na ako nakikipag-away at nagdadabog kapag inuutusan ako. Patawarin niyo po ako! Sambit ni Pinggoy sa kanyang sarili habang umiiyak. Dahil sa labis na kalungkutan ni Pinggoy, hindi niya namalayan na gumugulong na pala siya at malapit nang mahulog sa sahig mula sa lababo. Hoy! Pinggoy! Bakit ka sumisigaw? Tumayo ka na dyan at kakain na tayo! Aalis muna kami ng maaga ng tatay mo papunta sa bundok upang makapagbenta na ng kopra! Sabi ni Nanay Nata kay Pinggoy. Laking pasasalamat ni Pinggoy. Hoy, salamat po, Panginoon. Panaginip lamang pala ang lahat. Isang napakasamang panaginip na ayokong mangyari. Sambit ni Pinggoy sa sarili. Nanay, ako na po ang maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Ako na rin po ang mag-iigib, maglilinis at tutulong sa iba pang gawain dito sa bahay. Ang sabi ni Pinggoy. Aba, mabuti naman, Pinggoy. Ano bang nakain mo at bigla ka nagkaganyan? Nagtatakang tanong ni Nanay Nata kay Pinggoy. Ay, iyon pong nilagang kamote na nahukay ni tatay kahapon sa bundok. Pagbibirong sabi naman ni Didoy at masayang nagtawanan ang buong pamilya. Mula noon ay natutunan na ni Pinggoy na sumunod ng tama sa mga tuntunin at mga iniuutos ng mga magulang sa tahanan, lalo na sa paghuhugas ng pinggan.
at ito ay hindi na nila naging problema kailanman. At dito na nagtatapos ang aking kwento. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.